Ayun, so magandang umaga, magandang tanghali, and syempre, magandang gabi dito sa atin sa Pinas, diba? So yun, welcome po dito sa ating Kids Leadership Training ngayong Lunes, diba? Grabe, eto, napakaganda na naman ang magiging topic po natin ngayon, diba? So before anything else, syempre, so pray po muna tayo, okay po? So, hihingin ko lang po ang iyong attention, di ba? Kasi, let's feel the presence of our Lord. Ayun. Then, the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you po sa gabi ito na mapupuno na naman po kami ng maraming kaalaman. And then, Lord God, nihiling ko rin po na sana po, gabayan niyo po kami ngayong gabi and then basbasan niyo po ang magsasalita po sa amin, especially po ang aming founder, na sana po bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom sa magiging topics po namin ngayong gabi. So Lord, hinihiling po namin ang iyong gabay at syempre suporta po sa ginagawa naming negosyo. Nawa yung bawat isa sa amin na nandito is magkaroon sila ng alaman tungkol dito sa ginagawa namin negosyo. And then Lord God, hinihiling ko rin po na sana po kabayan niyo po kami at protectionan lagi sa mga kumakalat ngayon, lalong-lalo na po yung COVID-19 na hindi na alis, Lord. So Lord, pag-ingatan niyo po kami lagi at lalong-lalo na po ang aming pamilya na talaga namang pinakaiingatan po namin. And then Lord God, nihiling ko rin po na patuloy po sana niyo kaming bigyan na maraming mga business partner para po marami po kaming matulungan. And then Lord, lahat po ng aming samot dalangin tinataas po namin sa inyo in Jesus' name, Amen. Dear the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So yun, nawala yung background ko. May makulit na bata kasi dito. So anyway, diba? So, yun. Amen. So, sa lahat po ng dito, again, welcome, welcome po, diba? And then, lalong-lalo na po yung ating mga bago and then guests ngayon, diba, na naka-attend ngayon sa aming Zoom gatherings. And then, syempre, shout-out ko rin po ang bawat grupo na nandito ngayon sa ating gatherings. Diba? So, per team na lang po yung pag-shoutout ko para hindi po tayo matagal, diba? Kasi, as of now, nasa 35 million participants po tayo, diba? And then, yun, hello din po sa YouTube world, diba? Kasi, eto, after nito, diba, may record po tayo. So, ina-upload po ito ni Sir Mark doon po sa kanyang YouTube channel, diba? So, supportahan po natin si Sir Mark, diba? So, please do subscribe din po sa YouTube channel ni Sir Mark kasi doon po natin makikita at doon po tayo makakukuha ng alaman once po napanood natin yung video niya. Okay po? So yun, syempre shout out ko na po yung aking team which is ang Team Gold, ba? Diba? So nandyan po yung aking mga ka-team, ba? Diba? Kung Team Gold ka, mag-ingay ka nga dyan sa chat, ba? Diba? Ayun. And then, syempre, sa team po ng outstanding na pinamumunuan po ni Ma'am Dolores Ramos. Ayun. And, oh, wait. Nawala yung ilaw ko. Ay, sorry, may mga interruptions. Ayun. And then, syempre, sa Team Kratos din po na pinamumunuan ni Sir Bregs, 'di ba? Mag-ingay ka rin diyan kung nandiyan po yung team ni Sir Bregs, 'di ba? And then syempre, yung team din po ni Ma'am Ria, which is the Achiever. So magandang gabi rin po sa inyo. And then syempre, sa team din po ni Ma'am Rain, which is ang God's Generals. So magandang gabi rin po sa inyo kung naririyan po kayo, di ba? And then syempre, sa God's Army naman po na pinamumunuan po ni Ma'am G.U. Ayan. And then, sa Quality Vision din po. So yun, na pinamumunuan ni Sir
Nestor Abistado. Tama po ba? Ayun, good evening din po sa inyo. And then, syempre, ano ba ba? Yung Team Hunters ni Ma'am Jenny Arellano. So, nandito rin po ba? So, good evening din po sa inyo. And then, syempre, ang buong team po natin, which is ang Team Hits, ba? Diba? So, pinamumunuan po yan ng ating founder na si Sir Mark Colmano. Ayun. So, at saka syempre, yung mga guests natin for tonight na nandito ngayon na naka-attend. So, welcome po dito sa aming Hits Leadership Training. So, stay lang po kayo dyan. Relax lang po kayo dyan kasi itong gabing to, syempre marami na naman po tayong matututunan. Okay po. And then, syempre, magkakaroon din po tayo ng rules, di ba? Para po lahat po tayo is organized dito. Okay po. So, mag-share screen lang din po ako para... Ayan. So, yun. Pasensya na po sa start sharing with the color. Ayun. So, Sir Mark, okay lang po mag-share ako. Do you want to continue? Yes lang po ba dito? Okay pa. Ayun. Paano ba ito? Tama ba? Ayaw? Nang pa medyo. Ayun. Ayun. Ayun, nakikita po ba? Wala pa. Wala pa po. Wala. Nang pa sa share screen. Wala ka. Naka-unmute ka. Naka-unmute. Ako na mag-share screen. Ako na. Naka-mute ka. Naka-mute. Sige po, up. Ito na siguro. Nagpa-assist na ako sa aking anak. Ayun, nakikita po ba? Wala pa. Ah, wala pa. Sige, Ap, ikaw na lang po. Ah, ayun. Ah, field po yung aking ano. Sige, sige. Wait lang. Ano ba yun? Ayun, medyo nangangapapa po. Ayun, nakikita. Wala, hindi ata. Ayan. Wait lang po. Close ko. Ayun. So, okay na po. Ayan. So yun, grabe. So ito po ang ating Zoom rules and ethics, 'di ba? So para po maging ayos po yung ating gatherings ngayong gabi. So unang-una na po diyan, syempre, rename ka kung saan ka man po designated team dito po sa ating gatherings. Kung gold ka, so please do rename po ng gold and then yung name mo po. Okay po? Kung ikaw man po ay bago, 'di ba? So kung hindi ka po marunong, so please magpa-assist ka na lang po sa inyong sponsor, 'di ba? So sa taong nag-invites po sa inyo dito or sa taong nagpa-join po dito sa inyo. Okay po. And then make sure na convenient ang place mo, hindi maingay at hindi palipat-lipat ng pwesto. Okay po. So hanap po tayo ng magandang place, 'di ba? Na komportable po tayo. Para po lahat po ng learnings na matutunan natin is ma-acquire din po natin and then ma-absorb po. Okay po? And then, bawal po ang nakahiga, walang damit, o nakasando at natutulog. Ayan. So, bawal na bawal po yan. Diba? Kasi parang it is means that you just... wait lang. Nagbablockout ng aking ano. Sorry. So, it means that ano... Parang unprofessional po tayo tingnan. So, kailangan naka-proper way po tayo. Kung maga nakaupo tayo ng maayos, di ba? And then, syempre, naka-formal din dress din po tayo.
'Di ba? Yung wag naman po yung naka-sando, 'di ba? Or naka-spaghetti, 'di ba? So yun. Anak naman. And then siguraduhin naka-mute ang audio mo para maiwasan ang distraction sa speaker. Ayan, 'di ba? So pasensyahan niyo na po at medyo meron lang nagdi-distract sa akin dito. Okay po? So yun. Siguraduhin connected ang audio mo, 'di ba? So kung ikaw man po ngayon ay bago, hindi ka pa familiar dito sa Zoom, 'di ba? So kung hindi mo po kami naririnig at nakikita mo lang, so please ano niyo po yung iyong mic sa gilid. So pwede niyo po yung i-click para po marinig niyo po kami, 'di ba? So i-click nyo lang po siya or kung hindi naman is magpa-assist na lang din po kayo sa inyong sponsor. Okay po? So, ayun. And then next, bawal ang naka-off cam as respect sa speaker. So, yun. So, kung ikaw, nasa bahay ka, wala ka naman pong ginagawa, so please, open cam po tayo para po makita po yung nagwagwapuhan at nagagandahang iyong mga mukha, 'di ba? So huwag ka pong mahiya. Tama kasi dito sa business, dapat alisin natin yung pagiging mahiyain. Ayun, kasi itong ilaw ko. Ayun, nawawala yung aking ilaw. 'Di ba? Nagba-brown out. Ayun. So and then kung ikaw man po ay nasa trabaho at naka-off cam, so okay lang po yan. So, naintindihan po namin kayo. Okay? Kung mahalaga, syempre, nakapakinig po kayo dito sa aming gatherings. Okay po? And then, yun. Tapusin ang Zoom meetings, trainings, and gatherings. So, yun. So, ang mahalaga, di ba, kung naumpisahan mo na, tapusin mo na rin po siya kasi sa dulo may mga good announcement or may mga ayun nga, good announcement na i-announce po yung ating founder, di ba? And then, syempre, kung dalawa kayo sa bahay at makakonect sa Zoom, so keep distance po to avoid echo. Okay po? So, keep distance muna tayo, di ba? Para naman maiwasan natin ang distraction, di ba? Kasi pag may echo, masakit po sa tenga, di ba? Ayun. Welcome daw po kay Ma'am Jilly. Jilly, tama ka. And then, syempre, keep on bridging sa chat room. And then, focus sa speaker. Okay po. So, yun, meron tayong chat box dyan or yung chat. Diba, nakikita nyo naman sa lower part ng iyong cellphone. Diba? So, please, mag-bridge din po tayo. Diba? Para po, yung magsasalita or yung founder natin ngayon is ganahan po, diba, sa pag-talk or pag-share ng magagandang earnings, 'di ba? So 'yun. And then syempre, dahil Lunes ngayon, marami tayong matutunan and then syempre bago ito, kailangan meron kayong papel or ball pen, 'di ba? Para po ma-take down notes niyo po yung mga malalaman natin dito ngayong gabi, 'di ba? So ako lagi po akong nagte-take down notes kasi 'di ba? Ito magagamit natin ito sa ating future na maibibuild na grupo. Okay po? So, yun. Tapos na po ako dito. Oh, ala, ayan. Ayan. So, yun lamang po, ba? Diba? So, I hope po na sa mga nandito ngayon, so pay attention lang tayo, makinig po tayo sa share ng ating founder, ba? Diba? Kasi eto talaga makakatulong po ito sa atin. Diba? Makakatulong ito para tayo ay umusad dito sa ginagawa nating negosyo. So, okay po ba yun? So, without further ado, syempre, diba? Hindi ko nawawatagalin. Yan. Dati po siyang, Stockman sa SM before, diba? So, kung sa resulta, talagang nakikita ko resultadong resultado, diba? So, siya na rin po yung magpapakilala, syempre, sa kanyang sarili, diba? So, isa po siya sa talaga namang kinahahangaan ko, tama ba? Dito sa negosyo natin ito, talagang idol ko rin po talaga ito pagdating po sa pag-talk, 'di ba? So,
ayan, without further ado, please welcome, di ba, a million palakpak para po kay Sir Mark Colmano. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Mary Ann Bello. Sa iyo, napakagandang pag-settle po sa atin. Alam mo, yung nangyayari kay Ma'am Mary Ann Bello kanina, it's very normal. Oo, kasi at the comfort of our home, isa po yan sa mga patunay. Teka, isa po yan sa mga patunay po na talagang yung negosyo natin is pwedeng-pwede mo siyang magawa kahit ikaw ay nasa bahay. Normal lang na may mga makukulit na bata at pinapatayis hindi ang ilaw. Normal lang yan. Basta wag lang uhugutin yung saksakan. Yung ilaw lang naman. So it's very normal po. So salute, Ma'am Mary Ann, kasi despite na, alam mo yun, talagang ano, kahit meron konting makulit ng sa may tabi, pero still the show must go on. And then binigay pa rin ngayong best pa rin sa pag-settle sa buong grupo. So maraming salamat, Ma'am Mary Ann Bello. And then of course, gusto ko pong batiin yung ating 39,000 plus participants po ngayong gabi and counting pa po. So habang hindi pa tayo nag-i-start, so mas maganda na yung iyong mga follow-up, yung iyong mga members ng iyong grupo, makasama po natin dito. Yan, para at least kahit papaano, so marinig po nila yung napakagandang topic po natin ngayong araw na ito. Kasi akmang-akma yung topic natin for this full month para lahat tayo ay nakaisang tono. Yan, oo. Mamaya ako nabibigay yung pinaka-topic. And then welcome din po sa lahat po ng mga first-timers natin na nandito. Kasi nakita ko kanina si Sir Alex Gatdula. Magandang gabi po, Sir. Ano yan? Future business partner po natin, di ba? Direct ni Ma'am Rose Gatdula. Oo. Nakita ko rin din si Ma'am Weng Sancho. Yan, magandang gabi po, Ma'am Weng. Andyan. Then yung kanina, pinapa-shoutout ni Sir Ramon, si Ma'am Jelly. Welcome din po sa Savers Power for System. Yan. Sa lahat pa po, maybe check ko lang din po. Medyo nakita ko lang to, medyo bago-bago pa lang din siguro. Welcome po, Ma'am Alma Tejada. Yan. Oo, of course. Yung mga medyo bago-bago pa lang din. Sino si Gold 3G? Meron pa tayong Gold 3G, no? So welcome din po, medyo bago-bago lang din yan. Then andyan din si Ma'am Maria Arde Guzman. Yan, magandang gabi po, Ma'am Maria. Si Sir Tauli, oy, nandito ulit, nakikinig, di ba? Welcome back, Sir Tauli, di ba? So anyway, sa lahat pa po, si Sir Yongski nandyan din. So to all 38,000 plus participants po ngayong gabi, magandang gabi po sa ating lahat. And then batid ko po na kayo ay mga nasa mabuti pong kalagayan at kayo ay mga nagsipag-dinner na. Oo, di ba? Kung hindi pa, huwag kang mag-alala. Mamaya po, makakakain ka after our Zoom. Di ba? Di ba? Siguro, abot mo lang siguro dyan yung kaldero nyo, di ba? Malapit-lapit lang din siguro. So anyway, pakilala po muna ako kahit konti sa ating, ano, sa ating 30,000 plus participants po nandito. My name po is Mark Colmano. Former SM employee po ako dati. Nung ako po yung nagsisimula, katulad po ninyo. And then, kung bakit man po kami nagkaroon ng konting resulta sa business na ginagawa po natin because of this gathering, sa mga ganitong mentoring. Oo, na binibigay sa atin ng mga grand mentors natin. Actually, ang topic natin ngayong gabi ay napakaganda. Oo, if pakikinggan mo siyang mabuti, once na sinundan, once na kinopya at sinunod mo yung ating itatopic ngayong gabi, wala pong kaduda-duda na ngayong August month, ikaw ay magiging productive. Ikaw ay makakapag-direct. Ikaw ay mismo nadadami. At the same time, kikita ng malaki the moment na iyo itong sundan. Naalala ko dati, ito, konting share ko lang bago ko pakita yung topic natin. Naalala ko dati, pag nagpapatawag sa amin ng Saviors General Assembly, yan, when it comes Saviors General Assembly, lahat ng members a-attend. Oo, lahat ng members a-attend. You know why? Kasi doon ipinaplan. Doon sinasabi yung magiging plano ng buong grupo for a specific month.
And then napakaganda nun kasi kahit ikaw ay newly member or even kahit ikaw ay member na, at least nakikita mo na may plano ang buong ang mentor, ang pinaka-leader ng buong grupo. Na ang gagawin ay mismo na naka-synchronize lang siya, nasusundan ng lahat. Oo. Kumbaga sabi nga nila sa negosyo natin eh, 'di ba? Hindi mo rito kailangan mag-isip. Oo, hindi kailangan. Kung magaling ka sa labas, advantage mo po 'yon. Kung graduate tayo, advantage mo po 'yon. Pero ang gagawin mo lang sa business natin ay dapat marunong ka lang makinig at marunong ka lang sumunod. Wala na pong iba pa. Kasi the moment na gawin mo 'yon, 'di ba? Magiging productive ka at kikita at kikita ka. Yung ating topic for tonight, pag iyon itong ginawa, panigurado ko magiging productive ka ngayong buwan. At yung promo natin na Acer laptop, panigurado ko po makukuha at makukuha mo siya. Yes, opo. So, napakaganda ng topic natin kaya mas maganda masimulan na natin. Pakinggan mo siyang mabuti. Okay? And then may I request po, tapusin mo yung ating Zoom gathering kasi may good news tayo bandang dulo. And then kung meron ka man notebook at saka ballpen, hindi po ito ballpen, pero kung meron kang sulatan dyan na notebook, please jot down notes our topic for tonight para at least pwede mo siyang i-cascade sa mga leader mo or sa mga grupo mo or members mo na wala dito at pwede mo sa kanila ma-update. Okay po? So anyway, let's start our A Night with the Founder or HITS Leadership Training. So may I request po na lahat po is makapag-focus and then yung iba po na kaya makapag-open camera po. Okay? So anyway, let's start. Let's share screen this PowerPoint. Excited ako ngayon itopic to kasi if I'm not mistaken, okay, kailan tayo huli nag-General Assembly? Siguro mga ano, last month, if I'm not mistaken, or last month? Hindi, last month. Oh, mga June month, yung pinaka-last. July, hindi masyado kasi more on topic tayo eh. Pero still ngayon, maganda kasi August 2, 2021. So, ito yung buong August po na mismo makakapagplano tayo. So, at least kahit papano. So, marami po sa inyo makakapakinig, especially kahit mga bago. So, like what I said, sundan mo lang at pakinggan mo lang po yung ating topic for tonight. Okay? So, again, welcome po sa ating General Assembly. Provided po ito ng HGS, our HITS Global Support. Ito po yun. Okay, na provided po ng lahat po ng mga leaders para tayo ay ma-educate and then matuto sa negosyong ginagawa natin. So, let's proceed to our HITS General Assembly. Yan. Ito na. Okay? Insert ko na siya kasi andito naman yung Anite to the Founder din. So, wishes tayo naman din. Ginagawa natin to every Monday para still kahit papano, more on planning tayo and then more on mga dapat gawin, di ba? Pero ngayon, nasok na ang topic natin, General Assembly. So, simulan ko na para at least kahit papano, so maipaliwanag ko siya mabuti. Number one, sa ating General Assembly, okay, yung ating Facebook cover photo and then yung frame. Yan. So, bakit namin siya sinasabi? Bakit namin siya palaging pinapaulit-ulit? Like what we said, our group, okay? Our group or our system or our company is legit. Importante po na lahat tayo ay mga nakasynchronize. Kung ikaw ay first timer at kung ikaw ay bago sa negosyo po natin, okay, mas maganda na lahat po tayo ay pare-parehas ng cover photo and then ng ad frame. You know why? Kasi ang mismong ibig sabihin po namin dyan, para maiwasan po yung mga tao mismo na nanloloko. Yun po siya. Kung bakit namin pinapalagyan po ng cover photo yung bawat isa and then ng ad frame po yung bawat isa para ikaw ay ma-identify na legit. Oo. Kasi po, sa pamamagitan po ng ganyan, maiiwasan po yung mga tao ng fraud o yung mga tao nakakapanloko, which is sa online po kasi kailangan po natin yan para pagka tinignan yung profile mo, asasabihin legit ito na Saviors Powerful System under siya ng grupo ng HITS. Ganon po siya. So wala po itong kinalaman sa pagyaman. Wala po. Pero malaki po yung kinalaman niya na nakakaisang tono lang po tayo. Alam mo ba, bigyan tayo ng konting idea, ang ganda
ng ating profile picture, lalo na yung ad frame, kung makikita mo sa lahat ng friends mo na lahat na nakaganyan, ang ganda niya po tingnan. Yes, opo. And then, maiiwasan na magduda sa'yo yung tao pag naka-ad frame ka or naka-cover photo ka. You know why? Kasi hindi lang ikaw yung nagbibit-bit ng pangalan ng Xavier's Power for System, kundi lahat tayo. Oo. Kaya po, sinasabi po namin, pag meron kang bagong member, okay, make it, command them na mas maganda, naka-uniform lang din po tayo. Oo, kasi at least kahit papano, dagdag curiosity yan sa mga Facebook friends mo. Kaya po namin, kung mapapansin mo, lagi namin siyang inuulit-ulit sa reminders para still, hindi po siya nakakaligtaan. Okay? Kumaga, makikita mo, parami tayo ng parami. Hindi naman tayo kumukonte. Dumadami tayo ng dumadami. Oo, so again, FB photo and then ad frame po, mas maganda lahat tayo ay mga naka-uniform. Okay? That is number one. So again, kailangan lang po tayo mga naka-synchronize. Number one. Pangalawa. So, FB page. Like Xavier's Power for System, palakihin natin yung community. So like what we said, ito po. Yan. Ito kasi, yung Xavier's Power for System group page natin. Oh look, identified naman siya na grupo natin kasi HITS Power for System, powered by yan. HITS International po. HITS International rather. Kumaga powered by kasi andyan naman po yung photo. So dyan po tayo mag-a-add ng mga prospect. Yung mga prospect mo sa Facebook friends mo na gusto mong ma-curious about Xavier's Power for System po, add mo dito. Oo. Kindly invite them na mismo na makapasok sila sa my page. Oo. Bakit? Teka, may tumutunog. Oo, may tumatawag. So, like what I said po, add mo sila dito para kahit papano yung mga nagiging posting natin sa ating Facebook, okay? At least kahit papano nare-remind sila or nakokol yung attention nila. Pero kindly add your friend palagi. Oo, bakit? Sa almost 1,000 plus members po na dyan, halos karamihan po dyan, hindi pa totally member. Kasi nga andyan lahat yung mga ano eh, yung mga prospect din po natin eh. Pero mas maganda na i-add mo sila diyan para naku-curious na sila about Xavier's Power for System natin. Ang palagi kong nakikita nakakapag-add diyan sila upline Eric Baron. Oo, napakasipag, sobra. And then nakikita ko din nag-a-add din diyan sila upline sila Sir Jordan Javier Lopez na nakikita ko diyan. Of course, lahat pa ng mga leaders natin. Sila Tita Dolores Ramos, lagi ko nakikita diyan. Sila Jaime Molina Jr., di ba? So nakikita ko na sila nag-a-add din dyan. So sa lahat pa ng mga downlines pa or leaders pa natin, alam ko nag-ano rin dyan eh. Oo, na mismo na nag-a-add pa. So keep it adding po yung inyong mga prospect para nare-remind po sila about sa Xavier's Power for System. Kung meron man hindi pa nakakapag-confirm, it's very normal. So keep add po. So if I'm not mistaken, mga 10 to 20 person po every morning, lunch, and then evening. Ganun po siya. So mas maganda po nakakapag-add din tayo dyan. So sooner or later, para siyang malaking pool. Okay? Na alam mo yon, sabay-sabay yan, pwede ma-curious about Xavier's Power for System dahil ikaw yung nakapag-add, edi sa'yo siya mapupunta. Diba? Kasi ikaw yung nag-imbita sa kanya. So again, keep adding the friends. Kung wala ka pa man dito, magpa-add ka sa prospect mo. Diba? Magpa-add ka dun sa may ano mo, sa may mentor mo para makapasok ka. Ayun ang sinasabi ko. Diba ang ganda tingnan ng mga ad frame natin pag pare-parehas? Napakaganda niyang tingnan. Especially maiiwasan nga po yung mga tao mismo na manloloko, na mismo magpo-fraud po. But especially sa atin, legit mismo. Diba? So ayan, number two. Diba? Keep adding your friend on our Xavier's Power for System community. Diba? Next. Yan. Simple lang naman siya eh, di ba? Eh, sinasabi ko, keep adding. Send invites. Make sure po na ma-confirm nila para sila ay makapasok po sa ating group page. Okay, nakapangalawa pa lang tayo. Ano to? Kumaga-update po ito. Maganda kasi na mismo nasasabi natin ito kasi para hindi siya nakakalimutan ng iba or nakakalimutan ng lahat ng members natin na mas maganda na nagagawa pa rin natin siya. Di ba? Pangatlo. Be active on Facebook and Messenger, okay? Post, like, share, comment in Messenger,
Okay? Code, story, income, lifestyle. Bakit natin siya sinasabi? Bakit namin siya mismo nire-remind? You know why? Because on our online, kailangan mismo nakikita ng mga prospect mo na ikaw ay nagba-branding. Kaya mas maganda ikaw ay maging active. Especially on our messenger. Yes. Kaya nga mas kaya meron tayong mga at the moment hits, 'di ba? Kaya meron tayong mga at the moment hits, mas maganda maging active ka doon, especially on your timeline. Lalo na 'yung mga pino-post po natin, kung makikita mo ha, hindi lang ako, pati sila Sir Briggs, sila Sir Belo, sila Ma'am Mary Ann, sila Ma'am Ria, sila Ma'am Rain, sila Ma'am G, 'di ba? Sila Tita Dolores. So sa lahat ng mga leaders pa natin, sila Sir Nestor, si Ma'am Ray, si Sir Reggie, si Ma'am Jenny, yung mga pinopost din po nila, okay, sa bawat mga grupo, pwede mo yun i-copy yung caption. I-save the photo and then post it to your timeline. Yes, opo. Wala pong problema doon kahit hindi po ikaw yung nasa picture, pero still, dahil ikaw ay mismo active ka on your Facebook, ikaw ay laging mismo nare-remind, nakakapag-remind doon sa mga Facebook friends mo na ikaw ay nagsisave your power for system. May I commend na nakikita ko palagi na laging tinatagpa ako si Sir Jaime Molina Jr. Oo, di ba? Still, talagang ano yun, halos araw-araw na nagpo-post si Sir Jaime, which is napakaganda nun kasi at least nare-remind din niya yung kanyang mga Facebook friends pa. And then of course, natatagpa, di ba? So, magandang gawain din siya. And then sa lahat pa ng mga nakakapag-tagback din sa akin, di ba? Sila Ma'am Nerma, yan, di ba? Sila Absalvasyon, ayan, mismo na nagtatag back. So, ina-add ko yan sometimes sa akin timeline para kahit papano napopost yan. Pero ginagawa ko, minsan kasi, wag lang sobra sa pagtatag. Nare-restrict kasi ng Facebook eh. So, ang ginagawa ko, kaya hindi ako nakakapag-tag back kasi restriction yung account ko. So, nagpo-post lang ako tapos, ano lang, wala nga lang tag pa kasi nare-restrict pa eh. Pero keep posting to your timeline po, at least kahit papano. So, nare-remind ka, na-active ka, ay nakakapag-branding ka about Savers Power for System. Some other friend on your Facebook may magtatanong. Kung wala pa man, keep posting. Be active on your timeline. Okay po? Lalo na sa mga Facebook friends mo. Lalo na sa may My Day. Ayan, My Day. Maraming mga nag-view ng My Day. Oo, lalo na yung mga hindi ayaw mag-view ng mga timeline. Sa Messenger pa lang, may mga My Day na. So kung ano yung pinopost mo sa iyong Facebook timeline, i-post mo din siya sa My Day mo. So malaking factor na nakakapag-curious din yun sa mga Facebook friends mo. Oo, di ba? So again, that's number 3. Be active. Oo. Be active po sa ating pagpo-post palagi. Okay? Andyan naman yung mga resources eh. I-post mo lang din siya. So may makakakita at makakita. Make sure po nakapublic ha. Yung nakaganyan, naka-globe. Pero kasi pagka yan ay nakakandado, ibig sabihin, only me lang siguro yon or friends by friends lang. Pagka tao-tao, make sure na naka-globe para totally public yung iyong post. Okay? Next. Number four. Yan. Maging active sa Facebook. Yan, GC. Especially po sa at the moment hits. Sa core and then grand upline GC. Yan, especially po sa mga GC po na yan. Always be active. Alam mo, nakakatuwa yung ilan sa mga leaders natin, yung sa mga business partners po natin. Of course, halos lahat dito, I know, naka-add kayo sa At The Moment Hits. Diba? Pinalakas 2021. So lahat ng inyong mga nagiging activity, yung mga nakakausap mo, yung mga pinopost mo, okay, yung mga pinopost mo or parang pandagdag posting na rin. So keep updating on the at the moment. You know why? Kasi yung mga quotes natin, yung mga inspirational story natin or mga motivational videos natin na naishishare natin sa at the moment na pwede maka-inspire sa ating mga kasama. Oo. So never na never lang mag-post ng mga negative dyan. Kasi marami po dyan mga members na syempre mismo gusto yung motivational and then more on inspiration. Siyempre, minsan katuwaan sa konti, pero more on pa rin na nakaka-inspire pa rin yung ating mga i-share. Diba? Lalo na kung ikaw ay leader na. Diba? Kung may maganda ka maipopost at ma-share din, ipost mo sa at the moment natin. Makakatulong po yan sa mga newly members din natin. Diba? At the moment hits, mas maganda po, lagi tayong active dyan. Lagi ka nagpo-post po dyan. Everyday hanggat maaari. Then yung updates about sa mga training natin, sa mga Zoom link. So,
para at least kahit papaano. So nababa, ano natin, naisi-send natin. Kanina lang, bago tayo mag-start, meron akong isang member natin. Meron akong isang member natin na nakita. Oo, sabi niya wala pa daw bang meeting link. Actually po, nagpapasa tayo every time sa may ano. Magbabackread lang po tayo, ha? Backread lang din po para nakikita natin. Basta pag alam natin na meron tayong schedule ng gantong oras, okay, hindi mo man nakita siya, pagbukas mo, backread ka lang, andun po yun. Oo, andun po siya. Or check the SAM GC ninyo, basta pinapasa naman din po natin palagi. Okay, at the moment hits. Of course, yung ating hits score, okay, and then mga hits grand uplines po. So, andyan po yung mga leaders naman din natin. So, may mga, yung ano yan, yung about planning na yan. Eh. So, syempre, sooner or later, makakasama ka pa rin namin dyan. Pero pag ikaw ay leader na, so make sure po na na-open mo rin siya para updated ka sa mga announcement. Lalo na, pagka meron tayong mga ano, meron tayong mga immediate or parating ng mga gathering, so make sure po na lagi mo siya na-open palagi. Diba? Para at least mismo updated ka. And then syempre, iwas tulala sa Pasko project. Ayan, so sa projector po natin yan. So maganda rin yan sa mga kasama po dyan. So update ka rin dyan. And then zine ka lang din. So again, kasama din po yan sa mga lagi mo dapat binubuksan. Dapat hindi natatapos ang isang araw na hindi ka sumisilip dyan. Kasi pwede ka ma-motivate and then pwede makatulong sa'yo yung mga binabahagi natin dyan. Okay? So that's number four. Number four. Number five. Ito na. Number five. 10-5-5-3-1 on the go. Okay? Ulitin ko. 10-5-5-3-1 on the go. For the sake po ng mga bago na hindi po nakakaalam ng 10-5-5-3-1, ang tawag po namin dyan is daily task. Oo, daily task po yan na ginagawa po ng bawat isa. What do I mean 10-5-5-3-1? Okay, so para sa mga hindi pa po nakakaalam, 10, it means 10 minutes pray. Bago po tayo gumising, 10 minutes pray na magpasalamat po tayo kay Lord. And then at the same time din po, sa mga blessings po na ibabahagi niya po sa atin. Napakahalaga po kasi na simulan yung araw natin sa may dasal. 10 minutes pray. 5, yung unang 5, it means 5 new prospect na i-add mo sa Facebook mo. Oo. Yung pangalawang 5, ibig sabihin 5 presentation. 5 taong mapipresentan natin ng business. Direct or indirect sa'yo. Or more than pa, mas maganda pa lalo. Di ba? Kasi through online, mas marami pwede mapresentan eh. Basta make sure 5 presentation every day yung nagagawa natin. Pangatlo, yung number 3, okay, yung ano, yung 3 naman po, 3 follow up. Yan yung mga nakausap mo kahapon na ipa-follow up natin ngayong araw. Kung kamusta na ba sila, and then kung sakali mismo nakadiskarte na rin ba, or kung ano ba yung pwede pa natin mismo maitulong pa sa kanila. So naka-follow up mo dapat. And then yung 1, ibig sabihin, post 1 on GC. Okay, on or your ano, on your Facebook ba, on your branding po. So 10-5-5-3-1 dapat hindi lang siya basta-basta pumapasok sa tenga natin, lumalabas sa kabila, bagkos nagiging habit na po natin siya everyday. Alam mo ba? Ito seryoso ha. Pag ginagawa mo palagi yung 10-5-5-3-1 o yung daily task natin, imposible hindi ka maging productive. Imposible po. Imposible. Yes. Pag ginagawa mo po siya, napakalaki po ng factor na ikaw ay maging productive palagi. Kasi at least meron kang nagagawa. Meron kang nakakausap. Nakakapag-post ka at nakakapag-add friend ka. Oo. Lalo na, di ba? Nakakapag-direct ka pa dun. Dita nga eh. Direct is the answer of all your problems. So, 10-5-5-3-1. Make sure po na nagagawa natin siya everyday. Parang sa akin ha, konting bahagi ko lang. Parang kulang ang isang araw ko pag hindi ako nakakapag-post about Savers Power for System. Parang kulang sa isang araw ko pag hindi ako nakakapag-update sa at the moment hits or wala man lang ako na isa-send na pwede makatulong sa bawat mga members natin. Dapat ganun ka din. Oo. So make sure po na meron ka mismo na i-impart na makakatulong po sa bawat mga members din natin. Especially sa bawat kagrupo din natin. Lalo sa may at the moment hits. Diba? So, share inspirational, motivational videos and then yung mga makakatulong po sa bawat isa. Oo, ganun siya. So, to keep updated them. Habang ginagawa mo yung 10-5-5-3-1 every day. So, daily task po yan. Again, leaders, daily task po para ikaw ay maging productive. Bawal lang po ang ngingas-ugod.
What do I mean ningas kugon? Sa simula lang magaling. Pag. Kaya hanggat maaari po, dapat tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. So again, 10-5-5-3-1 on the go. That is number 5. Number 6. I hope meron kayo natututunan na or meron kayo na-update pa. So inom lang ako ng water. Sa mga medyo mahihina man po yung signal, basta pagka malakas ulit balik ka, nakaka-record naman po tayo, pwede naman natin itong i-upload sa ating ano, sa ating Facebook naman. Pwede mo mabalikan. Okay? So next. Yan, number 6. Ito na. Ito, pinaka isa to sa napakagandang magandang gawin. Lalo na kung ikaw ay nagsisimula na magkaroon ng grupo. Have a small meeting to your group. To all leaders po. Or kahit hindi ka pa man din totally na leader. Lahat naman kayo mismo, kahit ikaw ay member, pag in-assume mo na ikaw ay leader ng grupo mo, magagawa mo talaga to eh. Have a small meeting to your group. You know why? Napakalaki po ng factor. Okay, napakalaki po ng factor na ma-inspire at gayahin ka ng mga downlines mo or ng mga kagrupo mo pag sinimulan mo. Opo, pag sinimulan mo. Start on your small group. It doesn't matter kahit iilan lang sila. Kahit dalawa lang sila, tatlo lang kayo nag-uusap-usap, wala pong problema doon. Simulan mo sa may video messenger. Oo, kahit man apat man kayo or lima, wala pong problema doon. At least, nasisimulan mo na na-meeting kahit papano yung mga downlines mo o yung mga grupo mo. Diba? Ano ituturo mo sa kanila? E di yung mga naririnig mo tinuturo din ng mga mentors mo, ibababa mo lang din sa kanila. Katulad ng ganito, diba? Yung ating General Assembly. Kung wala man dito yung pinaka mga members mo or downlines mo, make sure na ma-take down notes mo para pag ikaw ay nagkaroon ng small meeting, so pwede mo rin ma-update sa kanila. Something like that po. And then alam mo ba, pag nasimulan mo yon, sooner or later po, marami ka nang maituturo sa kanila. Yes, opo. Hanggang sa dadami ng dadami ng dadami yung mga tinuturuan mo at natutulungan mo ng mga tao. Ganun siya talaga. And then ang magiging side effect nun, of course, natutulungan mo silang kumita, di ba? At mismo nabibigyan mo sila ng kaalaman na kayo ay mismo na kayo sa tono. And then syempre, ang side effect nun, income naman din po para sa'yo. So again, have a small meeting to your group, especially to all leaders po. I'm just mismo recommending that you have a small meeting to your group. It doesn't matter kahit tatlo lang kayo or kahit dalawa lang kayo. At least, di ba, nasisimulan mo na nagagawa, yung nagagawa din ng mga mentors mo. Ganun. Basta hanap ka lang ng isang araw sa loob ng isang linggo na hindi matatamaan yung mga schedule natin. Ganun siya. So, kasi malaking factor po yan na dyan mag-i-start yung paglaki ng grupo mo. Ito yung isa sinasabihin namin eh, to all mga leaders ha, hindi lalaki ang grupo mo kung hindi mo tatayuan at sisimulan mismo na i-lead sila. Opo. Malaki ang grupo ng mentor mo, ng leader mo. Pero mas lalaki pa ang grupo mo pag sinimulan mo na i-lead din yung downline mo o yung tao mo. Hindi mo siya mismo sisimulan by next year or mismo by next 6 months. As soon as possible, mas maganda. Oo. Ano yung mga ituturo mo? Eh, di yung mga naririnig mo ituturo natin. Ganun lang siya kasimple. Kaya napaka-importante ng mga tao na susulat. Oo. Kasi yung mga bagay-bagay na naririnig mo, yun ito topic mo rin sa kanila. Hindi mo kailangan maging mismo mag-isip ng kung ano-ano. Yung mga narinig mo, yung mga na mismo napakinggan mo or natutunan mo, yun lang din ang ibababa mo lang din sa kanila. Ganun po siya. So again, have a small meeting to your group. Okay? So next, magbibigay sa'yo ng malaking income yan pagdating na araw. So kailangan mo lang siyang simulan. Number seven. Okay. Have a schedule every week. Part-time or full-time. Especially po ah, sa lahat po ng ating mga ano, sa lahat po ng ating mga members, kahit ikaw ay part-timer, opo, kahit ikaw ay full-time, make sure na nakaplatted sa'yo yung schedule natin every week. Make sure na nakaplatted sa'yo yung schedule natin every week. Na never na neglect mo dapat. Parang sa atin, sa hits na lang muna. Kasi pag, kung bakit meron tayong mga araw na bakante, I just give that day to all my leaders para makapag-gather sila ng kanilang grupo.
para hindi nila palagi naririnig lang si Upmark lang palagi o si mentor lang palagi nagtotalk or to si ganito, para yung mismo nagagawa din namin ay nagagawa din nila sa kanilang grupo. Kaya may mga bakanting araw po tayo. Of course, so, loob na isang linggo, okay? For every Monday, a night with the founder. Diba? Katulad po ng ganito. And then, once a month, tayo ay nagja-general assembly. So, basta alas 8 yun ng gabi. Diba? Every Tuesday, so vacant day natin dyan kasi giveaway yan para sa mga leaders natin na may mga gathering po ng per team. Ganon siya. So, andyan ang Kratos, diba? Nakakapag-OBP. Or ang Team Gold, nakakapag-OBP or duplication. It depends sa kanilang mismo schedule. Basta I just give that day. Diba? Pero syempre, sa iba naman, so 10-5-5-3-1. At dito kakausap pa rin tayo. Wednesday, Saviors OBP. So alam natin yan, full force tayo dyan. Lahat ng nalatagan natin noong mga nakaraang araw, dapat mismo nakakasama dyan. Para mismo, nare-remind sila or napafollow up sila na ito pala yung mga taong makakatulong at the same time, ito yung mga tao na mismo makakasama natin sa business. And then follow up yan para sa mga nalalatagan natin. So full force tayo dyan. Of course, every 8 p.m. Thursday, okay, 10-5-5-3-1. Pero may gathering ulit ang Kratos niyan at ang Team Gold niyan. Duplication day, if I'm not mistaken, sa kanila naman. Diba? So Friday, Saviors Gathering Night. So ayan siya. Saviors Gathering Night, nagsasama-sama yung buong members sa mga Saviors. Okay, at the same time, tayo ay mismo na nagte-training naman. Ganon. Diba? And then Saturday, 10-5-5-3-1, of course, but meron siyang Uno Idols. And then meron tayong 10 p.m. na Hits Planning Team na meeting. And then Sunday, kumaga yung Sunday Sizzle Gathering. Katulad nga kahapon, nag-awarding naman tayo, diba? So ganun po siya. Plotted na. Anong bakit ko siya sinasabi? Make sure na kahit ikaw ay part-time, dapat alam mo yung schedule natin. Para whenever time na meron tayong schedule or Zoom gathering, alam mo, pagka alas 8, uy, aaten ako ng training. Alam mo, gustong-gusto ko yun, nakita ko mismo na nakita ko kanina kay Ma'am Alma Rakiza. You know why? Kasi kahit siya ay nasa abroad, kahit siya ay part-timer, alam mo yun, talagang mismong eager siya mismo na aralin yung negosyo at naghahanap siya ng meeting link kapag hindi niya nakita. Minsan nga nagtatanong pa yun eh, meron ba tayong Zoom meeting tonight? Nakakatuwang part lang din, di ba? At least kahit papano napapollow up tayo na dapat meron tayo. And then of course, meron naman din talaga. Oo, nung nagtanong siya, meron din. Nag-awarding sila noon that time or that night po. Ganon siya. So make sure po na mas maganda na nakaremind sa'yo na meron tayong Zoom gathering po. Di ba? Kung ikaw ay mismo na wala pang sariling ginagather pa, every other night meron tayo. Pag ikaw ay under ng Kratos and then ng Gold, everyday po yan. Oo, di ba? So, ganun po siya. So, kailangan, alam mo, yung schedule natin. So, make it a habit po. Lalo na yung 3 p.m. po ng hapon. Make sure po na if you are vacant, at least nakakapanood ka ng mga Uno Live natin. Malaking tulong po yun. Okay, malaking tulong po siya. So, ano pa? Di ba, nare-remind? Kasi minsan, hindi na siya naririnig eh. Or hindi siya nare-remind sa mga kagrupo natin. So, mas maganda po, nare-remind natin din siya. Number 8. Ayan. Iwas Tulala sa Pasko Project 2021. Isa po ito sa mga proyekto ng grupo natin. Oo. Hindi po para sa kung ano paman. Isa po ito sa ginagawa po natin para we really make sure po na yung mga kasama po natin na naka-involve sa ating Iwas Tulala sa Pasko Project ay may siguradong pera pag pagsapit po ng Pasko. Lalo na ngayon. Ilang araw na lang, magbe-bear month na. Ang bilis ng panahon. Magse-September na. Pero nakakatuwang part, no? Yung ating proyekto po na yan, ngayon, as of now, I'm happy to announce that we have 193,000 na po fund sa ating pumakasamahan. Of course, meron po dyan, hindi naman mga consistent, pero huwag kayong mag-alala. Diba? Nasa safe po na lugar ang ating mismong pera. Oo, kasi talagang yan ay naka-save po sa ating mismo na bangko. And then yung sa ating December na siya mawi-withdraw. Para mismo, we really make sure po na meron tayong sabay-sabay na pera po na i-withdraw pagdating po ng December 18. Oo, may magandang plano tayo dyan. So again, saludo po ako sa mga kasama po namin dyan. At the same time, sa mga tao po na alam mo yon kasama rin natin.
So, lagi yung namin sinasabi, di ba? It does, kumbaga, it's not how much you earn. It's how much you save. Maliit lang po na pera yan. Maliit lang po. Pero sila, pag pinagsama-sama mo, malaki pa rin yan. Pero nai-imagine ko lang, di ba? Iba yung income mo sa account summary mo o iba yung income mo sa may account mo sa Uno, Uno1.biz, iba pa yung Sodexo mo, tas meron ka pang ganyan. Oo, so at least natuturuan natin yung bawat isa na makapag-save kahit papano. Instead of magastos mo, at least alam mo naman na kahit papano, may naitatabi ka kahit papano. So para at least alam mo yung pang-Pasko mo, so meron kang sobrang pera. Sa inyo pa rin po yan, ha? Sa inyo pa rin po yan. So again po, saludo po sa mga taong kasama po namin sa IWAS tulad sa Pasko project na yan. Okay po? So again, if you want na mismo na makasama dyan habang may oras pa at panahon, habang August pa lang naman, so make sure po na ma-update mo yung iyong mentor para makasama ka namin dyan. Okay po? Next. Number nine. HD jacket. Yan. Ito, kumbaga, pasada lang ba? HD jacket po, it's open for all. To all newly members din, pwede mo siyang makuha. Kumbaga, this is not for sale. Pero kailangan mo lang siyang i-earn yung mismo requirements para magkaroon ka nito. So, simple lang po ang requirements po niyan. Tatlo lang. Ano yun? Una, dapat ikaw ay naka 15 accounts. Pangalawa, dapat ikaw ay Savior's Best Director in 3 months time. Tuloy-tuloy dapat. And then, pangatlo, dapat ikaw ay Savior's Top Earner in 3 months time na tuloy-tuloy din dapat. Ganun po siya. Lagi ko nga sinasabi to eh. If ako po yung inyo nasa inyong mga lugar ngayon as of now, ako po ay risk, accept challenge. Eh. Gustong-gusto ko na binibigyan kami ng mismo ng promo ng mentor namin na ganyan kasi gustong-gusto ko siyang hinihit. Gusto ko i-break yung record na kaya ko siyang makuha, na kaya ko siyang mismo magawa. Ganun siya. When it comes to binary pa. Kasi pagdating sa may pagbebenta ng products, hindi ako gano'ng marunong eh. Pero pagka binary talaga, gustong-gusto kong hinihit yung mga bagay na ganyan. So again, who will be the first HD jacket receiver? Kaya mas maganda magkaroon ka yan. Kasi pagka nagkaroon ka yan, ibig sabihin po nun, may requirements ka na nagawa. May requirements ka na natapos at na-achieve mo. At hindi po yan basta-basta na pwede makuha hanggat hindi mo nare-receive or mismo na naka-qualify yung mismo mga yung mga requirements natin. So talagang mismo na makukuha mo pagka nagawa mo po yun. So again, HD jacket is open for all. Hinihintay ko na po yung unang-unang tao makakakuha niyan. Oo. Sabi nga nila, if you think you can and if you think you cannot, you're both right. Kung iisipin mo na kaya mo, yes, oo, kaya mo kasi may nakakagawa at may nakakakuha. Pag inisip mo na hindi, hindi mo kaya, yun ang iniisip mo eh. Ganun po siya. So it's a matter lang naman po ng pag-accept ng challenge po na kukunin mo siya. Ang value ng jacket po na yan ay nasa 100,000. Opo, 100,000 po ang kailangan mong maging income bago ka magkaroon ng ganyan. Pero hindi mo siya bibilin sa akin. It's for free na ibibigay ko sa'yo. Kumita ka na, diba? Na-inspire mo pa yung mga business partner natin at meron ka pang HD jacket. And then level up ka pa bilang leader. Ganun po yun. So HD jacket po, it's open for all. Okay? Next, number 10. Go for fast and the furious. Ayan. Go for fast and the furious 15 accounts completion. Especially to those person po na mga naka 15 accounts na. Okay? Congratulations po. Pero, 'di ba? Mas maganda mong i-hit yung Fast and the Furious ng ating company. You know why? Mas malaki at mas maraming taong pwedeng matulungan pa pag nag-hit ka ng Fast and the Furious. Kasi parang tipo na ano 'yan eh, makakapag-iwan ka ng marka habang ikaw ay bago. If you want to know how to hit the Fast and the Furious, don't hesitate to PM your mentor or even kahit kami, para po maipaliwanag namin sa iyo paano siya kadaling makukuha. Oo, lalo na kung ikaw ay bago, pag hinit mo yung FNF, makukuha mo rin yung HD jacket. Makukuha mo rin yung HD jacket. Oo, di ba? So again, like what we said po, so complete your 15 accounts katulad po ng ganyan. Malaking factor po.
'di ba? Nakumita ka ng mas mabilis at mas malaki pag ikaw ay naka-complete 15 heads. Pero kung ikaw ay naka 15 heads at ikaw ay medyo bago-bago pa lang at pwedeng-pwede mo makuha yung FNF, hit that award. Kunin mo yung award na yon. Yes, opo. Minsan ka lang maging bago. Pag na-hit mo po yon, wala pong duda. Isa ka sa magiging ano, huwaran sa buong grupo natin at magiging tamang example ka as bilang bago kasi ikaw ang isa sa pinakamalakas kumita at pinakamabilis kumita sa ano mo, sa mga batch mo. And then syempre, remarkable po yun. And then mismo, ano yun eh, makikilala ka sa buong grupo at sa buong company din natin as one of the fast and the furious. Andyan nga isa sa mga fast and the furious natin, no? Si Sir Reggie Sanchez. Di ba? Partida, even kahit yan ay super busy as bilang government employee, pero nahit pa rin yung fast and the furious. Di ba? Kumaga, andyan din yung isa sa mga fast and the furious din natin, si Ma'am Gina Susano. Di ba? So actually, marami pa. So again, hit the FNF or fast and the furious po sa pamamagitan ng pag-complete ng iyong 15 accounts. If, di ba, hindi ka pa man din mismo nakukomplete 15 accounts, so may I suggest complete it. Pagka nakakompleto ka na, so yun, I suggest habang ikaw ay medyo bago, i-hit mo yung FNF. I-hit mo yung fast and the furious. Okay? I-hit mo yung fast and the furious. Tsaka ako nga pala, no, may bago rin direct si Sir Reggie. Congratulations po, Sir Reggie Sanchez, for having a new direct. Congratulations po. Ganon din po si Ma'am, ano, si Ma'am Rose Gatdula for having a new direct ulit. Dalawa yung naging direct niya kahapon. Oo, di ba? So congratulations din po. Di ba? Kaya best director din eh. Di ba? So ang galing, congratulations po, Ma'am Rose Gatdula. So next, number 11. I just want to update this. Di ba? Video call na latag, mapa 3 piece or multiple account. Alam mo, sa totoo lang ha, para po sa akin, medyo effective ako sa paglalatag ng video call kasi parang one-on-one po nakakausap. Opo. Minsan, nagsasend po ako ng video pero minsan kasi hindi napapanood eh. Pero I really make sure po na mas maganda. Kung kaya kong makausap siya through video call, mas maganda. Oo. Kahit nga kausap lang, kahit wala nga video call eh. Kahit nga mismo verbal lang. Oo, kahit nga verbal, pwede. Or kahit voice call lang. At least yung sumasagot ka agad yung pinaka-prospect mo. Yun, maganda yun. Practice that. Video call na latag. Oo, yung ating mismo pag-explain ng business. Oo, yung proper way na paglatag din natin. Ha? Yung kahit hindi ganun kahaba, pero yung lahat ng detalye na kailangan makita ng iyong kliyente, ng iyong pepresentan, make sure po na, ano, na ipapaliwanag mo siya. Oo. Pero ito lang po yung isa sa mga suggest ko. For those person, kahit hindi naman po sa akin mismo or kahit sa mga leaders pa natin, pag ikaw ay newly member, okay, at nakakapagpakausap ka ng kliyente mo sa iyong mentor, sa iyong leader, make sure na pinapanood mo paano siya maglatag. Na pinapanood mo paano niya kinakausap yung prospect mo. Na pinapanood mo at tinitingnan mo paano yung mga bagsakan or sinasabi niya doon sa kliyente na pinapakausap mo. You know why? You know why? Okay? Kasi sooner or later po, okay, your mentor will not be always available. Opo. Kasi syempre, meron din siyang ibang mga tinututukan or ginagawa. Okay? Pero, make sure po na mas maganda, ngayon pa lang, habang napapanood mo siyang mag-explain, napapractice mo rin sa sarili mo kung paano yung kanyang nilalatag. Alam mo, ito ha, binibigyan ko ng idea. Bakit po ako, despite na kaya kong gumawa ng PowerPoint, at bakit ako gumagamit ng whiteboard? Hanggang ngayon, you know why? Kasi gusto kong ipakita sa ating mga newly members kung gaano kadali lang ipaliwanag yung marketing plan. Kahit hindi ka masyadong techie, kahit ikaw kaya mo siyang isulat. Si Ma'am Nerma nga, nakikita ko gamit-gamit notebook sinusulat eh. Galing, 'di ba? Kahit wala siya mismo whiteboard. Pero kung bakit ko siya ginagawa na sinusulat pa rin hanggang ngayon? Kasi gusto kong mapakita sa bawat mga members natin kung gaano lang kadalang i-explain at napaka-doable lang niyang ipaliwanag. Oo, kasi minsan kapag sa sobrang daming mismo PowerPoint, minsan yung iba kasi minsan syempre hindi naman techie, 'di ba? Pero pagka palagi naman nila nakikita, siyempre, advantage na rin yun.
kahit mismo na meron mismo PowerPoint, advantage na yan. Gamitin yan, di ba? Pero still, kung meron kang pagkakataon na ma-duplicate mo yung iyong dine-develop na leader sa pamamagitan ng pagsulat na nakikita niya madali. So, mas madali mo siya mismo na na mapapagaya ka. Ganun po siya. Kasi ganun ako na-duplicate eh. Dahil natatandaan ko dati, share ko lang to before ako magpunta sa ano. Nung ako ay bago, natatandaan ko lang to. Nung ako ay bago, syempre meron akong mentor eh. Siya nagpapaliwanag. 'Di ba? Meron akong kliyente. Alam mo sabi niya sa akin, "Mark, ganito gagawin natin. Sa lahat ng pinapakausap mo sa akin, okay? Panoorin mo ako paano ko sila kinakausap. Bibigyan ko lang kita ng time frame kung ilang tao yung pwede nating kausapin." Pero binigyan niya ako noon ng mga 2 buwan. Na lahat ng pinapakausap ko, siya ay nagpapaliwanag. Oo. Then, nung 2 months na yon, alam mo, lahat ng pinapakausap ko, syempre, nakikita ko paano niya natagan eh. Kaya nga nakopya ko, paano siya maglatag sa may papel noon eh. Kahit nga sa ganito, nakopya ko rin talaga eh. After 2 months, nung may dala-dala akong invite, syempre, na-open mind niya. Alam mo, ginawa niya sa akin, ako yung pinaglatag. Yung unang-unang tao nilatagan ko noon, kinakabahan ako sobra. Kinakabahan ako noon. Oo. Pero sabi ko, dahil natutunan ko kung paano siya nagpapaliwanag, in-apply ko lang din dun sa tao. Yes, after kong paliwanagan yung tao, good news, hindi sumali. Pero, ang sarap sa feeling na makapag-present ka, na alam mo yung negosyo. Ganon siya. Oo, nung na-practice ko yon, sabi ko, lapit ako sa upline ko. Sabi ko, ganon pala yung feeling, no? Pag nagpe-present ka, ang sarap pala ng pakiramdam kasi yung kliyente mo, di ba? Siya yung mismo nagtatanong sa iyo. At the same time, napapaliwanag mo. Nung natutunan ko yun, inulit-ulit ko na yun. At be persistent na po. I don't care kahit walang sumali nun. Basta ako nagpe-present ako kasi nagpa-practice ako eh. Hanggang sa nakita mo kami na parang ngayon magaling na. Pero totoo, hindi kami magaling. Nagkataon lang na naulit-ulit-ulit namin yung mismo pinipresent natin. Ganun po siya. Kaya hanggang ngayon gumagamit ako ng ganyan. Pero still, old classic, not to beat. Hindi mo siya mabibit eh. Iba pa rin talaga. Pagka mismo napapakita mo din. So anyway, dinagdag ko lang din siya. Pero iba pa rin pagka nakakausap mo siya personal. Iba pa rin po yun ha, pag nakakausap mo pa rin personal or over the phone yung kliyente mo. At least lahat ng tanong niya, nasasagot mo. Ganun po siya. It's a matter lang po ng pagiging persistent. Pag ikaw ay mismo na madali kang mismo na, alam mo yon, yung mapagod, yung mainis, wala, sayang po. It's a matter lang po ng patience lang po ang kailangan. Kailangan tuloy-tuloy ka sa may pagkausap. Alam mo, para gumaling ka, damihan mo kakausapin. Kung wala ka nakakausap ngayon, maghanap ka nakakausapin pa. Oo, meron at meron po. Meron at meron po. It's a matter lang na wala kang makakausap kung wala ka mismo nahahanapin nakakausapin eh. Pero pag meron kang kinausap at hahanapin mo 'yon, may makakausap ka talaga. Oo, hindi po totoo na wala tayong makakausap. Meron at meron. Facebook pa lang po, napakarami na. Pwede kang mag-add, pwede kang mag-remove ng friend mo para mayroon kang panibagong friends pa ulit na pwede pang ma-add. Ganun lang siya kasimple. Oo, ganun lang po siya kasimple. Again, practice kung paano kumausap ng kliyente. Oo, over the phone or video call po. Oo, ganun po siya. Kaya saludo po ako sa mga mentors na magagaling mismo na kumausap na kasi napapractice at napapractice po yun. Okay? So next, number 12. Hits leaders meeting every Saturday, 11 a.m. Once a month yun. 11 a.m. once a month. Actual or Zoom. Pagka sa may Zoom, 10 p.m. po ng gabi. Oo, ginagawa natin siya is just to plan our week and then remind to all leaders po kung ano yung status na ng buong grupo din natin. At least once a week. Tinry natin na mag-everyday dati, ay grabe po. Oo, parang mismo araw-araw na tayo mismo nagkikita-kita na rin. Pero still, mas maganda po kahit once a week lang. Diba? So meron tayong ganyan. So para makasama ka rin po sa ganyan, so syempre, mag-target ka ng mga awards para at least ma-level up ka namin at makasama ka namin sa may planning team. Kasi so maganda rin makasama dyan kasi developing leaders din po yan. Na sooner or later, take note,
Lahat ng kasama ko dyan, may kanya-kanyang grupo na ililid na rin someday. Ngayon nga eh, may grupo na silang nalilid eh. Then sooner or later, lalaki na lang yung grupo din nila. Diba? Basta kailangan, simulan mo. Diba? Simulan mo mismo na ilid ang iyong mga tao. Ganun po siya. So again, kids leaders meeting po yan every Saturday po. 10 p.m. sa Zoom, pag sa may Zoom, and then minsan pagka may once a month na meet up, so maaga tayo. Kasi nakakapag-usap-usap tayo ng personally. Ganun po siya. Diba? Then, number 13. And I hope na sana na-update po kayo. Number 13. Kindly subscribe to our YouTube channel. Yan. Of course, sa ating YouTube channel, doon sa ating Mark Polmano Projects. Bakit ko pinupush na makapag-subscribe ka? For those leaders, for those members natin na hindi nakaka-attend sa mga Zoom gathering natin kasi hindi kaya ng oras, gawa na may trabaho siguro, para updated ka pa rin sa mga ina-upload natin na video. And then please do make sure na pag meron tayong gathering at hindi ka naka-attend, please do make sure na mapanood mo yung recorded video or kahit yung FB live para updated ka pa rin. Oo, ganun siya. Kaya natin siya ginagawa, hindi po para magpapampam. Oo, hindi natin ugali yon. Kaya natin siya ginagawa is para ma-educate and then mapagsilbihan natin yung ating mga members na pwede nilang mapanood yung ating mga nag-gather. Ito, itong General Assembly natin, meron tong record. So pwede mo siya mismong panoorin or ipasa sa mga members natin na hindi naka-attend. Ganun po siya. Gamitin natin yung technology. Oo, technology para kahit papano. So alam mo yun, updated din sila. Then syempre, please do subscribe on our YouTube channel and then please click the ring bell button para lahat ng video. So updated ka rin pagka nag-a-upload tayo. So ganun po siya. So again, meron na tayo dyan 1,100 plus sa subscribers po. So again, like what I said, for education po yan and then for inspiration din po na makakatulong po sa ating grupo. Kaya tayo merong ganyan. Diba? So again, please do subscribe po. Search mo lang Mark Polmano Project po. So again, andun din po. And then yun, please do subscribe din sa YouTube channel ni Sir Bregan Dale Saje and then ni Ma'am Mary Ann Bello. Yes, opo. Para kahit papano rin po, updated din kayo sa mga pinopost nila na recorded din po or mga inspiration din po na makakatulong din po sa atin. Please do subscribe din sa kanila. Bregan Dale Saje, hanapin nyo lang din po yon. And then, Mary Ann Bello. Oo, hanapin nyo lang din po yon. So, please do subscribe. Mga kasama rin natin yon, di ba? Next. Number 14. Legwork. Build. Ayan. What do I mean legwork? Build. Alam mo, pagka meron ka talaga mismo na binibuild na linya or mismo binibuild na mga tao, mabibuild mo talaga sila. Basta kailangan mo yan mismo na gawin at kailangan mo ng matinding effort talaga na mismo i-lead at kausapin sila. Alam mo, isa sa mga bagay nga na nakita ko, no, kung bakit napaka-productive ni Aldrin Lumanaw, isa yun sa mga leader din natin, kasama rin natin sa grupo, ni Aldrin Lumanaw, minsan, ang ginagawa talaga niya, yung prospect talaga niya, di ba? Pinupuntahan talaga niya at doon niya mismo kinakausap. Oo, legwork talaga ang tawag po doon. Sometimes, kailangan mo talaga mismo mag-take ng risk, pero still, syempre, mayroon naman pag-iingat, pero minsan, nothing beats classic talaga. Oo, meron at meron din. Syempre, kapag ang prospect mo nasa ibang bansa, over the Zoom. Pero pag over the Metro Manila at kaya mo naman lapagin, so mas maganda, 'di ba, na mapuntahan mo or mismo na malapag mo. Of course, kapag ka leader ka na, so pagka meron kang leader naman na kaya naman mismo na malapag or mapapunta sa may opisina, so make sure na mismo napapapunta mo pa rin sila. Ganun po 'yun, 'di ba? So like what I said, build po, build. Yung nakaraang ginagawa nila Sir Bregan Dale Saje na lumalapag sa mga lugar ng kanilang mga business partner. Ganon din, maganda rin yon. Kasi imagine mo ha, nung lumalapag tayo ng ganon, pansinin mo, meron kang malaking production. Ganon siya. Yun na napapansin ko. Yun yung napapansin ko talaga. Oo, pagka talaga mismo na nag-legwork ka at nang-build ka ng mga linya mo, meron at meron talaga mismo na magiging production po. Oo, yun yung napansin ko. Kaya pag meron kang bago,
at kaya mo mapuntahan, of course, mapuntahan. If not, dahil nasa ibang bansa, kailangan mong babaran para siya ay maduplicate at matuto. Kailangan lahat ng prospect na kailangan niya mapakausap, makausap mo. Oo. And then, hindi mo lang basa-basa makausap dapat. Dapat, napapakita mo sa kanya or napapa-record mo sa kanya yung mga bagay-bagay na paano mo kinakausap yung prospect mo. Oo. Ganun yung pag-build. Saka, may I suggest din, pagka mag-build ka, dapat isang linya. Isang linya. What do I mean isang linya? Pag may direct ka, spill over mo muna sa may direct mo. Ganun. Oo. Ulitin ko, ang pag-build ng mismong ng leg, okay, kailangan isang linya muna sa loob. Bibigyan mo ng some months yan. Oo. Diba? Kung pwede nga lang, isang linya sa loob ng isang taon. Napaka-solid talaga nun. Hanggat wala pang leader doon na mga marunong, dapat pag may direct ka, spill over mo muna. Ganun siya. Kasi sooner or later po, sabihin natin, naging strong yan, naging mismo lahat yan, na-build talaga. So at least, magiging magaan sa'yo sa susunod na line naman. Ganun ulit yung gagawin. So legwork ulit yun. Ganun siya. Yung pag-build ah. Diba? Isang linya. Kaya mapapansin mo, eto, wala pong halong biro. Pag direct kita, may spillover ka. Oo, pag direct kita. At yung direct ko, nai-spillover ko sa'yo kasi nagmismo nag-aano ako eh, nagle-legwork ako, nagbibuild ako ng isang line. Oh, pansinin mo, may tao ka. Oo, ganun siya. At talagang mismong salo kahit na nasa ilalim. At ina-update pa bawat na-encode ng mga nasa taas. Pansinin mo yun. Oo, pero of course, like what I said, meron lang siyang something period ng months kung kailan lang siya mismo naaanuhan. Pero still, hanggat maaari, habang andun sa'yo yung mismo yung spillover o yung mismo nakatutok ba, pero still, i-gather mo lahat ng information para susunod. Pag dumating sa main time, di ba, na natutunan mo na, edi another line mo naman yung gagawin mo para another line naman ulit tayo. Ganun po yun. So again, legwork po. Build, build, build. Number 14. Di ba? Number 15. Official poster for new members and business expansion and income poster. Oo, kindly save it to your timeline or to your cellphone po. Oo. So sa bawat mga newly member natin, sa bawat mga members natin na nag-a-add ng account at kapag meron po tayong income, so ayan po yung mga official, 'di ba? Official po natin mga poster na gagamitin. Ayan po 'yon. As of now, ayan po. Kasi wala pa naman pinaka-official yung sa may buong saviors eh. Pero yan po yung pinaka-official natin. So kindly, mismo na pag meron kang bagong member, dapat ang gagamitin mo, new business partner. Pag meron kang downline na nagdagdag na account, business expansion. At pag meron namang income, yung income poster naman. Ganyan siya. So para magaya mo kung paano namin siya ginagawa, sa PixArt lang po namin yan mismo na ine-edit. If you want to know how, sige, magsasend kami ng example videos, kindly save it at saka sundan mo lang. Napakadali lang po niya. And then please, maglalambing lang din po. Pag meron kang bagong member, bukod sa ipopost mo yan sa iyong timeline, okay, post it to at the moment hits. And then kindly add your prospect or add your newly member sa ATM hits para na-welcome din po. Kasi useless ang pag-welcome ng buong grupo sa member or sa newly member kung hindi niya po nakikita doon. Oo. So it's useless po. Kaya make sure pag meron kang newly member po, na dapat naka-add din siya sa ATM hits. At syempre, naka-add din siya sa may group chat mo para na-welcome siya at nakikita naman niya na wina-welcome siya ng buong grupo. Ganon po yun. Then ganon din sa may business expansion at sa income report. Income alert. So pag nakakita ka ng ganyan na posting, kindly save it to your phone, post it to your timeline, or end it to your mining. Dagdag posting din po yun. Ayan po yung ating official poster na ginagamit. Okay? Saviors Powerful System. Yan. Next. Number 16. Oy, malapit na. Malapit na po matapos. Oo. Sorry po, medyo kulang na ng letter I. Vision board. Yan. Baka may nakakalimot na po. Vision board. Yan. Alam mo, sa totoo lang, ang vision board or dream board ang isa sa malaking factor pang gamot
sa mga taong nananamlay. Sa mga tao na, alam mo yun, yung parang tipo na nawawala ng amor. Yung mga tao na mismo na hindi alam ko ano yung gagawin, kung ano yung kusan kukuha ng motivation. Kaibigan, ito yung laging kong sasabihin eh. Alam mo kung bakit? Kami, we're still human. We're still human. Siyempre, may mga panahon na nanghihina din kami. Siyempre, tao lang din naman tayo. Pero alam mo kung paano ka kukuha ng lakas? Tingnan mo kung saan mo nilalaan yung trabaho mo. Tingnan mo kung para kanino ba yung nilalaan mo na trabaho dito sa negosyo din natin. At tingnan mo kung bakit ka ba nagsimula, para ba kanino, at kanino ba to iaalay. Unti-unti babalik ulit yung lakas mo at babalik ulit yung mismo sigla mo sa negosyo. Kaya lang naman nawawalan minsan ang isang tao mismo ng amor o kaya naman nananamlay or parang napapagod, they forget about their dream board. They forget about their dream board. Baka wala rin silang dream board. Oo. Alam mo, sa totoo lang, yung dream board na pinapakita ko sa inyo ngayon, that was my updated dream board na tinatrabaho ko po hanggang ngayon. Oo. Even na meron na tayong iba't ibang mga konting resulta, pero gusto ko kasi na meron akong panibagong goal ulit na kinukuha. Oo. Yan po yun. Yan po yung aking tinatrabaho. Kaya hindi po ako pwedeng mapagod. Hindi po ako pwedeng manamlay. Hindi po ako pwedeng mawala ng amor sa negosyong ginagawa natin kasi ang laki ng hinahabol kong dream board. Oo. Hindi, kanino ko ba siya nilalaan? Of course, para din sa family ko. Diba? Yung mga nakalagay nga din dyan. Diba? Kaya nga sabi ko nga eh, ang taong napapagod sa negosyo natin, baka nakakalimot, baka wala siyang dream board. Oo. Baka wala siyang vision board or mismo yung nakakalimot siya kung bakit ba siya nagsimula at ano ba yung pangarap ba? Pangarap niya na gusto niyang makuha. Kasi pag malinaw na malinaw sa'yo, yung target mo, I promise po, walang mismong pagod-pagod. Wala mismo rejection-rejection sa may paligid at walang distraction sa may paligid. Nakapokus ka dun sa goal mo. Nakapokus ka lang dun sa goal mo. Baka kailangan mo lang ng vision board. Oo, baka kailangan mo lang ng vision board. Lahat tayo dumadaan sa ganyan. Pero look up your vision board or gumawa ka ng dream board po na mismo yung parang tipo na hindi madaling makuha, ah, yung kailangan trabahuhin. Diba? O, konting share ko lang sa inyo yung aking dream board, diba? Siyempre, unang-una, ano yan eh, kumbaga parang tipo nilalaan ko yan at mismo na kumbaga inaangat ko yan, siyempre kay Lord. Siya namin mismo na magbibigay naman din lahat, samahan ko lang din naman ng trabaho. Pero lahat yan mismo, ino-honor ko talaga sa kanya lahat yan. Ano yung nandito sa may bandang kaliwa? Gusto kong lumawak ang linya. Ganon siya. Bakit meron siyang ganyan? Gusto kong lumawak yung linya or mag-wide yung aking mga ano, yung aking mga lines, kaya siya nakalagay na ganyan. Yung picture na banda nasa gitna, yung piso parang ano, helping. Gusto ko tulungan yung bawat mga leaders na hindi lang ako yung marunong. 'Di ba? Hindi lang ako yung mismo natututo, gusto ko ganun din sila. Oo, 'di ba? And then syempre, yung picture ng family nandiyan, gusto ko syempre kasi madadagdagan kami. So gusto ko syempre yung ano, yung malusog and then masaya na family. Gusto ko makapag-travel din sa ibang bansa ulit. 'Di ba? Pag okay na ulit yung panahon, nakasama rin yung family ko. 'Di ba? Eh ngayon goal ko, yung hammer na kulay itim, 'di ba? Yung hammer na kulay itim, I never forget about that. 'Di ba? Gusto ko rin mismo na maglabas din ng Toyota Hiace, dagdag business din. Someday, 'di ba? Dagdag business din. Kahit kaya naman ngayon, pero syempre, hindi muna kasi may pinag-iipunan tayo eh. And then gusto ko rin mismo na ano, mapagawa din yung bahay namin sa Caloocan, maging four story yun. Ganon. Gusto ko rin bumili ng lote. Lote. Nandiyan itatayo yung dream house. Okay? Yung sa main church namin, yan. Yung 10% ng aking nagiging income, gusto ko ibigay doon sa main church na mismo kung saan ako malapit at kung saan ako nagdadasal palagi. Ganon siya. And then yun, maraming top earner sa buong grupo. Half, if ever, mas maganda, half. Nang top earner, kahit full nga, 100%, mas maganda nga, international top earner lahat eh, di ba? So, gusto kong magkaroon ng karinderya, and then paupahan, syempre, regalo ko yan sa parents ko. Then, gusto kong ma-leverage din sa uno. Yun, yung big bike, nagustong-gusto namin, yan, gusto ko yan. And then, some other time, gusto ko mismo na mag-preach, and then mismo maging pastor. Pagdating po ng araw, at pagka ako ay, ano na, pag ako ay mismo na, alam ko yung naka... Nagawa ko na yan. At the same time, gusto kong makapunta naman din sa ganong estado. Yung ikaw ay nag-ano naman. Nagpe-preach ka na.
Di ba? And then pastor. And then yun, water refilling station. And then yun, million cheque. Yan, million cheque. Alam ko, para makaabot ng 10 million, kailangan yung 1 million cheque muna. Ang mahit ko. Hanggang sa mismo mag-level up yan. Makaipon ng malaking savings din, of course. And then syempre, para sa family ko din. Sa mga tao mismo nakapalibon din sa akin. Kasama rin ang buong grupo. Ganun siya. So like what I said, kung sa akin po, may karapatan ba ako mapagod? May karapatan ba ako na mawala ng amor? Or mismo magpa-distract sa mga tao nasa may paligid ko? Kasi bakit? Ako, naniniwala po ako, hindi mabibigay sa akin ng mga tao nasa paligid ko magdi-distract sa akin yung mga dream board ko na yan o yung vision board ko na yan. Never. Ako pa rin po or tayo pa rin po ang kukuha niyan. Opo, tayo pa rin po. It's a matter of time, hindi siya agad-agad, pero it's a matter of time kung kailan mo siya makukuha, pero sasamahan mo ng trabaho. Opo. Kaya kung mapapansin mo, bakit hanggang ngayon, bakit parang gigil pa rin kami, nagawin pa rin yung negosyo, kasi ang layo pa namin doon sa pinaka-goal namin. And pag natapos namin yung isa, may susunod pa kaming isa. Pag nakuha pa namin yung isa, may susunod pa kaming isa. They will never end. Talaga. Kasi andun yung gigil eh. Andun yung passion eh. Diba? Kaya nga again, I just want to remind to all leaders, to all members po, kung nawawalan ka ng gana sa business natin, question yourself, nakuha mo na ba yung pangarap mo? If not, wala po tayong karapatan po nawawala ng amor or mapagod man din po. Pag napagod ka, magpahinga ka lang. Pag nagutom ka, kumain ka lang. Pag inantok ka, matulog ka lang. After that po, hataw na ulit tayo at gawin natin yung negosyo. Kasi maraming family natin naghihintay sa atin. Di ba? Dream board mo, kaibigan. Baka yun lang ang kulang sa'yo at nagre-remind. Kung pwede mo siyang mismong gawing wallpaper sa cellphone mo para lagi mo nare-remind, gawin mo siya. Oo, gawin mo siya. Oo, kasi yan yung magsasabi na napakalayo mo pa doon sa target goal mo. Kaya kailangan mo munang kumilos at mismong gumawa at magtrabaho. Ganun po yun. So again, vision board po, dream board po. Gawa tayo lahat. Okay? So again, sa mga mismo nakaka-understand po na aking mga sinasabi, maraming salamat. I hope meron kang dream board at gumagawa tayo. At sa mga hindi, please, gawa ka ng dream board mo. Para yan sa'yo, hindi para sa amin. May kanya-kanya tayong tinatarget. Oo, syempre, makukuha natin yan dito sa Savers Power for System. Isa ito sa napakagandang opportunity para magawa natin lahat ng bagay na yan. Iba-iba naman kasi tayo eh. Iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng pangarap. Pero kailangan may nagre-remind sa'yo palagi. Yan yung magtatapik sa'yo para bumangon agad. Yan yung magre-remind sa'yo para kumilos agad. Oo, kaya again, never forget about your dream board. Okay? Next. A few slides po. I-master ang pagpapa-welcome sa mga new member through Zoom or FB Messenger. Ayan. Especially po sa mga meron pong mga napapasali na, sa mga tao po na meron pong mga nagiging bagong tao na, please gawin po natin na magkaroon ng oras or mabigyan ng mga oras yung mga bago natin para sila ay ma-orient or mabigyan po ng tips as bilang bago. And then of course, para mismo mabigyan sila ng idea, okay, kung paano sila makakasama sa mga Zoom gathering po natin. Please have a schedule po na sila ay mapawelcome or mismo na ma-orient po. Huwag lang basta-basta na magpasali. But because ituro din sa kanila ba? Magkaroon tayo ng orientation sa kanila na tips as bilang bago, makapag-download sila sa Zoom para makapasok sila pa sa mga training sa mga training gathering natin. And then of course, yung mapaliwanagan din sila about sa may kanilang account at mapakita rin yung kanilang account. So mas maganda po yun. I-practice po na makapagpa-welcome every time na meron kang bagong member po. Or kahit nga meron ka ng medyo matagal-tagal na bagong balik, pwede pa rin yun eh. Diba? So again, kailangan po siya. Kailangan po. Okay? So i-master ang pagpapa-welcome sa mga new member through Zoom or FB Messenger. Yun. So ganyan po yun. Okay? Next. Saviors Online Business Preview. So alam naman po natin na every Wednesday na po tayo.
So again, like what I said po, so full force tayo dyan. Every Wednesday po, mas maganda, yung mga napa-follow up natin ng mga na-prospect ng mga nakaraan, nakakasama natin dyan at napapa-attend po natin sila. Okay, please do make sure po na makasama natin sila dyan. Follow up po yun. Okay? Tsaka magagaling yung mga nagko-closing eh. So para at least napapaintindi po natin sa kanila bakit Savers Power for System yung kailangan nilang gawin. O kaya kailangan nilang idagdag. Diba? Next, invite 1:1, of course. Diba? Sa ating Savers OBP. 19, for being legit distributor, for details, please do. Okay? Magkaroon po kayo ng ganito. Yan. Para kahit papano po, pagka meron sa inyong mga future business partner at tinanong kung saan, paano masasali, so isesend mo na lang din po ito. So sa mga nakakakita po ako na mga nakagawa ng ganito, yan, andyan sila Sir Briggs, may ganito yun sa Sir Briggs. Si Sir Belo, meron din ganyan. Si Ma'am, if I'm not mistaken, si Ma'am Ria, meron din ganyan. Yung mga nakikita ko lang din po ah, pero gawa tayo niyan kung wala ka pa. Make sure po na magkaroon tayo ng ganyan. Para pag meron kang bago na pasali, so may isesend mo sa kanila yan. Okay po? For being legit, andyan yung ID mo, andyan yung ID ng company natin, andyan yung mga account number mo sa banko, and andyan yung cellphone number mo, even kahit sa may GCash at saka kompletong pangalan mo. So for being legit po. Ayan po yun. So make sure po na makagawa tayo ng ganyan. Okay po? Diba? Remind lang yan ha. And then yun! Ating HITS private pool party on August 28, 2021. We will announce it po sa inyo after the ECQ hanggang August 20. Oo. Pero still meron po tayo niyan sa sa may Antipolo Rizal. Kaya yan, hinihikayat ko po sa inyo para at least kahit papaano, lesson po tayo ng mga inaalala. Yung ilan po sa din nandito, magpa-vaccine na po kayo. Oo. Hindi naman po namin sinabi na pag na-vaccine ka na, hindi ka natatablan. Pero at least hindi na po magiging malala pag ikaw ay mismo nagkaroon man. Diba? Ng COVID ba? Pero wag naman sana, of course. Pero again, iba pa rin po pag meron ka mismo vaccine naman. Oo. So again, like what I said po, so meron tayong August 28, 2021 po. So yan, i-create po natin yan para din po sa buong grupo din natin. Sa mga makakasama, opo, pagka ikaw nasa abroad, don't worry po, Zoom na lang muna tayo. Sa mga nandito sa Metro Manila at mga kasama, please sumama ka. Kasi gusto ka rin namin makabanding and then syempre makasama sa ating HITS private pool party. Okay? So meron tayong GC niyan ha. So i-remind na lang din, kung gusto mo sumama dyan, so i-kind mismo na inform mo yung mentor mo para may add ka sa GC. Okay po? So HITS private pool party. And then lastly, ayun, our HITS Special Incentive Award, our brand new laptop. Ayan. So, ayan po, ongoing po yan. Simula po ng July 1 to September 30, 2021. Diba? 3 directs lang po. At the same time, 60 points. Under ng 3 directs mo. And then, must maintain your account for qualifying month. You will receive the brand new Acer laptop na magagamit natin sa network. So it's open for all. So may mga nakakapag-direct na. Oo, sa atin. Kasi yung mga na-award na natin ng best director. So may mga nakakapag-direct na. Make sure po na under nung direct mo, meron kang 60 encoded accounts po. And then make sure na may maintain yung account mo para you will receive the brand new Acer laptop. Ganun po siya. So again, it's open for all po. It's open for all. Ganyan ka-generous po yung buong grupo natin. Diba? And then, ayan. Lastly, or before we end, a few slides na lang to. The very, nalagay ko lang din siya, pero ito kasi gusto kong sabihin. The very important traits you must have in this business in order to succeed. Patience, persistence, and consistency. Opo. Again, mahabang pasensya ang kailangan. Hindi po kailangan dito yung parang tipo na yung mainipin ka. Wag. Kailangan mahaba po yung pasensya mo dito. Lalo na dahil nagbe-build tayo ng tao, asahan mo, 'di ba, na hindi ganoon kadali mismo na makuha lahat ng mga sasabihin mo ng mga tao na kakausap mo, pero make sure kailangan mo siya mismo habaan yung pasensya mo para mismo maintindihan ng tao na kakausapin mo. Lalo na pagka ikaw ay nagbe-build ka na ng tao, 'di ba? Eh kung makausap ka ng kliyente, mahabang patience po ang kailangan.
persistence na kailangan paulit-ulit. Oo. Bakit kung napapansin mo ha, bakit minsan paulit-ulit si Upmark nagre-remind sa atin? Kasi kailangan mo yung matandaan para nakikita natin na nagagawa mo na. Oo. Kung bakit hindi pa natin mismo na kung bakit natin paulit-ulit na mismo sinasabi, kasi marami pa rin po ang hindi nakakagawa. So kailangan natin maging persistent po at paulit-ulit po natin mismo nare-remind yan. Para syempre, iwas na mismo makalimot. Diba? Then consistency, syempre dapat tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy dapat. Tuloy-tuloy ka dapat. Kasi nasa dulo pa rin ang premium. Nasa dulo pa rin yung mismo ano, yung mismong resulta or gloria. Again, have a patience, persistence, and then consistency sa negosyo natin. Okay? Then, faith, of course. Faith. Bukod sa, syempre, meron tayong kanya-kanyang religion na pinapaniwalaan, have faith on this business din. Iba pa rin talaga pagka meron kang faith sa negosyo natin. Diba? Dumaan ka man sa may proseso or anuman struggle man. Basta ginagawa mo yung tinuro natin kanina from the una hanggang 18 or 19 ba na yun. Diba? And then have faith on this business, magiging productive ka, kaibigan. Ang mga taong wala lang faith sa business natin ang walang mismo nagiging resulta. Pero pag may faith ka sa business natin, meron at meron pong resulta na ibibigay sa'yo. Basta nakikita na deserving ka at ginagawa mo ng tama ang negosyo. Meron at meron po. Oh, have faith on this business. Marami na po nakapagpatunay nun na mismo na at nagkaroon ng resulta. Baka ikaw na rin yung susunod. Diba? Have faith on this business. And then yung lastly, my favorite verse of course, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark chapter 11 verse 24. Always pray. Pray hard, it works. Basta samahan mo ng trabaho. Samahan mo ng action. Anything na nilalagay mo sa pray mo at inihiling mo sa kanya, wala pong duda, ibibigay niya rin sa'yo. Pagdating po ng tamang panahon at karapat-dapat ka na. Diba? And then yun. Grabe. Natapos natin yung ating ano, yung ating HITS General Assembly ngayong araw na ito. And then I hope na na-remind ko po kayo. I hope na sana tayo ay mismo nakasynchronize. And the same time mismo na-remind ka po namin. Diba? Kung ikaw ay narinig mo na siya dati, na-remind ka na kailangan gawin natin siya ulit. At kung ikaw ay newly member, at least narinig mo na yung plano natin for the whole month. Ito yung gagawin naman po natin para masimulan mo na siya kaagad ngayon pa lang. So again, oo, maraming salamat po sa mga naka-attend, 'di ba? Syempre, at least kahit papaano, I hope na matake action natin siya after this Zoom gathering natin. So syempre, before we end, so mas maganda muna, ano muna tayo? Tarito, picture muna and then pray. Oo. So habang inaayos natin yung ating Zoom rooms ba.